dog. Display. Magandang araw po ulit sa inyo mga kabayan at balik luto po ulit tayo at mayroon po tayong orders. So magluluto po tayo ng 6 na putahe. So bali 2 po yung may orders para po ito sa birthday celebration. Order po ito ni Ma'am Mary Joanne Palmares Magdame, Sir Mix Gian Magdame, Mariela Gianin Magdame from Riyadh KSA. At happy birthday po sa birthday celebrant na si Margot Gianel Magdame from Sabang Subdivision, Lipa City. Yan. Siya po ay pagluluto natin ng 5 putahe. Magluluto po tayo ng 5 kilong kalderetang baka. Gagawa po tayo ng 30 pieces na embutido. Tapos ay fried chicken, 3 kilo, 5 kilong puchero. Meron po tayo dyan limpo. At fish fillet, 3 kilong fish fillet. At isasabay na rin po natin yung order ni Ma'am Chari from Vancouver, Canada. At ako po yung nahihiya kay Ma'am Chari, baka hindi mapagbigyan yung kanyang paluto. So isasabay po natin yung 10 pirasong embutido at isang tray na lumpiang Shanghai. So nandito po yung ating mga gagamitin, hinugasan ko na po ito. At ipiprepare na po natin para bukas ay dire-diretso na ang ating luto. Unahin po natin itong ating pampuchero. Ito po'y atin ang isa lang. 5 kilo po ito. Yan, shoutout po ulit kay Ate Annette Mitchap diyan sa Padre Garcia Public Market. Diyan po tayo namimili ng baka para sigurado sa riwa. Tapos timplahan lang po natin yan. Lagyan po natin ng asin. Tapos ay paminta.
Tapos atin na po yan sa bawan. Atin na po ito papalambutin para bukas po ay piprito na lang natin yan. Sakip! So habang pinapalambot po natin yun ay gagayatin natin yung ating pang-fried chicken. Balot-balot po ang aking binili. At ang request po ni sir ay ano, legs and tights. Kaya legs and tights po yung ating binili. Pag medyo malaki, pag tatlohin natin. Bali po ang order ng sir ay 3 kilo. Ginawa na po nating 4 para tayo may patikiman. Langanin, 2 lang. Tinanggal natin mga kabayan yung iwi, kung tawagin yan. Pero masarap po ito pag tinusta. Kaya lang baka may mga tao hindi nakain ito, kaya tatanggalin natin. Iwi! Ugasan natin maigi. Baka may mga tira pang himulmol. Mga balahibong pusa. Alright. So, i-marinate po muna natin itong ating pambit kaldereta. Maglagay po tayo ng black pepper. Lalagay rin po tayo ng konting asin. Worcestershire sauce. O sa madaling salita ay Leia and Terrence. Okay, tayo ng toyo. Gamit tayo ng tinatawag natin pineapple juice. Tapos maglagay po tayo ng pickles, sweet pickles. Lang po natin para mapantay yung nilagay nating mga Ricardo. At ito po ay mamarinated natin ito ng magdamag overnight para bukas pagkaginisan natin, niluto natin, talagang talab sa laman yung lasa. Ilagay po natin dito yung ating minarinates sa magandang lalagyan na may takip. Yan, ganyan po ang ginagawa ko. Ilalagay ko po sa Tupperwares.
Siyempre, sasama natin yung sabaw. Yan ang magpapalasa dyan. Tapos, takpan na po natin. Ganun lang kasimple. Yun. Okay, tapos ilalagay na po natin to sa ref para bukas ay handa na siya nating lutuin. Prepare po tayo ng bawang. Gagamitin natin sa ating fried chicken. Gamit tayo ng mortar and pestle. Mortar and pestle. Yan, tiplahan po natin yung ating chicken, pang fried chicken, at dati rin po itong imamarinate. Meron po tayo ditong calamansi juice. Tapos meron din po tayong bawang. Garlic powder, maglalagay din po tayo. Tapos maglagay din po tayo ng white pepper. Lagay po tayo ng asin. Yung iba po, patis ang ginagamit. Pero ako po, hindi po ako nagamit ng patis at may mga tao pong ayaw ng amoy ng patis. Maglalagay din po tayo ng chicken powder. Haluin lang po natin. Okay na po yung ating pan-fried chicken. Ito po yung mamarinate din natin overnight. Para bukas ay dadagdagan na lang natin ito ng breading at diretso prito na. Ilipat na po natin dito sa Tupperware na may takip. Para bukas ay sigurado pong malasang-malasang ating fried chicken. Maka-marinate siya overnight. Takaluban na po natin para siya safe. Right. So yung ating pong fish fillet ay matigas pa, may yelo pa. Bukas na po natin 'to gagawin. Balik lang po natin sa ano, cooler. Bukas na po natin 'yan ano, yung ating fish fillet. Ang titimplahan natin na itong ating embutido. Atin na po itong titimplahan na babalutin natin 'to ngayon. Para bukas ay i-steam na rin natin. Para bukas po ay piprito na lang natin yan. So, timplahan po natin yung ating embutido. Lagay po tayo ng
paminta, lagay po tayo ng asin, lagay po tayong toyo. Lagay po tayo ng raisin o pasas. Yung ating keso, binuksan ko na. Ayun. Lagay po tayo dyan ng keso. Lagay din po tayo ng ketchup. Lagay din po tayo ng pickles. Maglagay din po tayo ng harina. Konting flour. So, haluin po muna natin to at babawas tayo ng limang takal na walang itlog. At ang bilin po ni Sir ay meron daw kakain na allergy sa itlog. Kaya susundin po natin yung kanyang bilin at baka naman mapasama pag nakakain ng may itlog. Pag nahalo po natin to, babawas tayo ng ano, mga limang takal na walang itlog, tapos saka natin lalagyan ng itlog. Andagyan din po natin ng kaunting brown sugar. Po natin mabuti. At pagkatapos ay babawas na tayo ng limang takal. Right. Yan, bawasan po muna natin ng limang takal sa 2, 3, 4, 5. Yan, 5 piraso. Bubukod po natin ng balot yan. Tatandaan natin at ito ilalagay natin ng itlog. Basag po tayo dito ng itlog. Dito muna, huwag nating erekta at baka merong hindi kaaya-aya. So yan, nagbasag po tayo ng 10 itlog na malalaki. Ilagay na natin. Tapos haluin uli natin. Right, pwede na po natin itong balutin para ma-steam na rin natin at bukas ay para piprito na lang. Pwede na. So bago po tayo magbalot, hanguin na natin itong ating limpo. Yan, para
Bukas po ay piprito muna natin to. Saka natin gagawin puchero. Ganda ng pagkakalambot ah. Saktong-sakto. Itong kaldo, magagamit po natin ito bukas pag nagluto tayo ng puchero. Balutin po natin yung ating imbutido. Uunahin natin itong walang itlog. Imbutidong walang itlog. Sigurado naman po marami ng beses yung napanood itong ating paggagawa. Ayan, takal po tayo ng isang takal. Meron na po akong pinirefer dito na dahon kanina. Nanguha yung aking kapatid din sa amin, sa gilid. Nagandaan na rin po kung itong panalin natin na abaka. Tatandaan na lang po natin yung walang itlog. Ibubukod natin itong 5 piraso na walang itlog. Meron tayong isa. Lagay tayo ng margarine. Hotdog. Hindi ko po sigurado kung mabubuo itong imbutidong walang itlog at nga ngayon po nakapagluto ng imbutido na hindi na nilalagay ng itlog. So yan, mga kabayan, natapos na po natin balutin yung ating imbutido o morcone. Yung 5 ay tatandaan natin at wala po yung itlog. Atin lang po itong ititrim. Putulan natin ang ano. Magkabilang side. Thank you.
So yung mga kabayan, yung limang piraso, hindi na natin siya ititrim. Buwasan lang natin yung tali. Para tanda natin yung ano, walang itlog. Ayan. Pag mahaba ang ganito, yan yung walang itlog. Ito yung may itlog, lahat ay ano, natrim natin. So yes, salayansan na po natin din sa ano, ating steamer para ma-steam na natin. Madali naman natin makakilala mga kabayan yung ano. Yan. Yung walang itlog at mahaba yung dahon. Right. Takpan lang po natin ang dahon para mabango. Okay. Buhayin natin ang apoy. Steam po natin to sa loob ng isa't kalahate hanggang 2 oras. Balikan po natin mamaya. Ayun. Hinaan po natin ang apoy at 2 oras na po ang nakakalipas. Buksan natin. Uy, ang ganda. Bali itong limang nasa taas, ito po yung ating ano, walang itlog. Yung may itlog akong bibintog. So yan, bukas na po natin itutuloy ang luto. Papalamigin na po natin ito ngayon para bukas ay ipipirito na lang natin ito. Magandang umaga mga kabayan at ngayon po ay alas 5 na lang madaling araw. So tutuloy na po natin lutuin yung ating mga orders. Nag-prepare na po ako ng ating panggisa. Papainit na tayo ng kawali. At magsasalang na po tayo dito ng ating kalderetang baka. Mainit na po ang ating kawali. Lagay tayo ng mantika. Konting mantika. Lalagay din po tayo nito. Star margarine. Lagay natin yung bawang. Up.
Tapos, pag medyo luto na po yung bawang, lagay natin ang sibuyas. Tapos ay maglagay po tayo ng tomato sauce. Tapos ilagay na po natin yung ating chorizo. Chorizo de Bilbao. Yan. Yung ating po minarinate kagabi na baka, lagay na natin. Hinaan po natin ng konti ang apoy at tatakpan natin. Habang nakasalang yung ating baka, mga kabayan, ay iatin muna natin yung ating fish fillet. Ayan. Timplahan po natin yung ating lumpiang Shanghai. Lagay po tayo ng chicken powder. Chicken powder. Kaunting asin. Lagay po tayo ng asin. Paminta. Lagay po tayo ng sesame oil. Ito po ay pinagiling na natin. May kasama na itong carrots, sibuyas, bawang, at saka kimchi. Lagyan din po natin ng itlog. Tingnan din po natin ng konting konting flour. Okay lang yan. Para medyo firm. Tapos haluin lang po natin. Alright, pwede na po natin itong balutin ating lumpia Shanghai.
Mag-sample po tayo dito ng balot ng lumpia wrapper. Ating lumpia kailangan malaman. Tapos meron po tayo ditong itlog. Binating itlog, ating pampakapit. Ayan. Okay na. Isa na tayo. Atin pong pang ano, putsero. Tanggal na natin ang buto. Tapos hiwaan natin. Para pag pinirito natin, mapasok po ng mantika yung loob. Tubig na. Haluin po muna natin ito. At mamaya tayo magbabanto ng tubig dito pagka kulang pa siya sa alambot. Yung ating fried chicken. Lipat po natin dito sa ano. Simplahan po natin, lalagyan natin ng breading. Lagyan natin ng etlog. Dito muna, baka may sirang etlog. Ilagay din po tayo ng harina. Ilagay din po tayo ng cornstarch. Tapos haluin lang po natin. Yan, okay na ito. Bago natin prito, i-dip po na uli natin ito sa ano, harinang ano, tuyo.
Iinit po tayo ng mantika at tayo magpiprito na dito ng fried chicken. Luto po tayo dito ng fried chicken. Meron po ako ditong cornstarch, harina, tapos nilagyan ko ng white pepper at garlic powder. Ate pong pinaka-breading yan. Hanguin po natin yung unang batch ng ating fried chicken. Wow! Sabi ni Meme. Salain muna natin ng mantika bago natin uli ano. Salangan. Salang ulit tayo. Another batch. Nguin na po natin itong ating huling batch ng fried chicken. Yeah, tapos patayin natin yung mantika at ipatitiningin. Tapos piprito po tayo dito ng Shanghai. Ating uy, malambot na. Malambot na yung ating beef. Lagyan na po natin ang gulay, patatas and carrots. Lagyan na po natin ang liver spread. Lagay din po tayo ng cheese. Damihan natin ng cheese para cheesy caldereta. Tapos lagay din po tayo ng olives, green olives. Yan, haluin lang po natin. Tapos, atin ulit tatakpan para mapalambot po natin yung mga gulay. Salang naman po tayo dito ng lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai. Balik po tayo dito sa ating ano, kalderetang baka. Yung malambot na ang patatas.
Lagyan po natin ng konting hot sauce. Tapos maglagay din po tayo ng red and green bell pepper. Tapos maglalagay po tayo ng konting tomato paste. For thicker and ready dish. Yan. Para medyo mapula at lumapot pa yung ating sauce. Ang paglalagay po nito ay optional. Kung gusto niyo pong mas malapot at medyo mapula-pula yung inyong dish, lalagyan niyo po ng tomato paste. Ayan. Haluin lang po natin at ito'y ating yan. Hindi na natin tatakpan. Iininin lang po natin at okay na yan maya-maya. So yan. Okay na po ang ating kaldereta at aprobado na raw kay Bochog Charap. Quality na. Ahanguin na po natin. Oh. Quality. Ito na ang ating ano, kalderetang baka. Salang ulit tayo. Anguin na po natin itong ating huling bags ng Shanghai. Ay, pwede na tayo pong magprito dito ng ating pampuchero. Prito po tayo ng saging muna. Nanahin natin yung saging. Diplahan po natin yung ating pampish pilay. Lagay tayo ng bawang, kalamansi, itlog. Lagay po tayo ng garlic powder. Lagay din po tayo ng white pepper. Tapos maglagay rin po tayo ng chicken powder.
Konting chicken powder. Lagay din po tayo ng konting cornstarch. Tapos maglagay din po tayo ng konting harina. Yan, haluin lang po natin. Hindi na po tayo maglalagay dito ng pampaalat at ito po ay may lasa na po yung fish fillet. Baka po umalat. Alright, okay na po ito. Magpas po tayo ng bagong mantika at iprito tayo dito ng fish fillet. Hanguin po muna natin yung saging. Ito na yung ating pampuchero na saging. Tapos, ito naman patatas at carrots. Dalan po tayo dito ng fish fillet. Meron tayo dito ng breadcrumbs. Hanguin na po natin itong patatas and carrots. Alright. Palit tayo ng kawali. Piprito po tayo dito ng limpo. Ito tayo dito ng gempo. Nanguyin na po natin yung unang batch ng fish fillet. Salain natin po yung matika para mawala kalikamor. Madaling masusunog. Salang uli. Oops. Ito po natin yung ating limpo, pang ano yan, pang putsero natin.
Sakit uli. Lakas uli apoy. Okay na po itong ating pang-puchero. Anguin na natin at ating gagayatin niya pag lumamig-lamig niya konti. Rito po tayo dito ng ating imbutido. Unahin natin yung walang itlog. Yung limang pirasong walang itlog. Na rin po natin itong ating fish fillet. Tapos na. Alright. Iatin po natin yung ating pampuchero. Salang po tayo dito ng puchero. Batangas style. Puchero. Lagay po tayo mantika. Lagay din tayo ng margarine. Tayo ng bawang. Baliktarin muna natin ito. Lagay tayo sibuyas. Lagay po tayo ng tomato sauce. Lagay
Lagay natin yung ating karne. Ating saging, patatas at carrots. Lagay din po tayo ng garbanzos, hans pork and beans. Tayo ng pineapple juice. Simplahan po natin ng brown sugar. Lagay din po tayo ng paminta, black pepper. Lagay din tayo nito, banana ketchup. Tapos, lagyan po natin ng kaldo. Haluin lang po natin. Hindi na po tayo maglalagay ng asin kasi yung ating kaldo ay may lasa. Baka umalat. Okay. Pag kumulo, lalagay po natin yung ibang gulay. Bango. Lagay na po natin yung ibang gulay. Bell pepper, repolyo at baguio beans. Haluin lang po natin at lulutuin lang natin yung repolyo at baguio beans. At lasa ko'y katalo na ito ang ating Batangas style puchero. Pwede nyo pong i-adjust ang lasa niyan ayon sa panlasa ninyo. Pag tinikman nyo, nakukulangan kayo sa tamis o natatabangan kayo, pwede kayo magdagdag. Yan, okay na po itong ating ano, ating puchero, Batangas style. At pinatikman natin kay Bot yung charap ay quality! Yo, quality na raw. Oh, hanguin na po natin. Oh. Ayan, mga kabayan, ang ating Batangas style puchero. Right, yan na po ang ating imbutido. Naprito natin lahat.
Gawa po tayo ng mayo garlic sauce. Ayan. Meron po tayo ditong bawang. Durog na bawang. Tanggalin natin yung takip. At talagyan lang po natin yan ng mayonnaise. Para sa ating fish fillet. Fish fillet with mayo garlic sauce. Haluin lang po natin para mahalo yung bawang. Ganun lang po kadali ang ating sauce. Pwede rin po kayong gumawa ng tartar sauce. Ayun, lalagyan nyo lang po ito ng pickles, sibuyas at nilagang itlog. Okay na. So ito na mga kabayan, naluto na natin yung alim na putahe. Para kay Migs Gian Magdame. Yan. Sir Migs, salamat sa inyong tiwala sa ating luto. At shout out po diyan sa Riyad KSA at happy birthday po sa celebrant na si Margot Janelle Magdame. Yon, happy birthday po sa inyo. So nandito mga kabayan yung ating imbutido. Yan, 30 pieces yan. Tapos yung puchero, beef caldereta, lumpia Shanghai, meron din tayo dito yung fried chicken, fish fillet, at ito po yung kanya sauce with mayo garlic sauce. So yung pong fish fillet ay sa ano natin dadalhin yan sa Malbar sa Payapang Borol at ang iba po may order niyan. Tsaka yung 10 pirasong embutido. So ang may order po niyan ay si Ma'am Chari ng Vancouver, Canada. Yan. Maraming salamat din Ma'am Chari sa tiwala po sa ating luto. So sa mga gusto po magpaluto ay message nyo lang po kami sa aming Facebook page at kami po ay nagre-reply doon. So hanggang dito na lang mga kabayan. Ingat po lagi tayong lahat. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Salamat po.